Sari Store. Bago nga pala ako dito sa grupo na ito. So, bali, i-share ko lang din po itong aking konting paninda. Ayan. So, bali, ito po yung aking table for yung sa pag-i-inventory. Ayan, sana may makuha din po kayong makatulong din po sa inyo. So, ito po yung exact na ano ko. Ayan, ito dito yung inventory list. Ayan yung exact item ko at saka yung price, yung mga presyohan. Ayan, tapos yung presyo sa market. Ayan, ito po yung price market. Kung magkano siya nabili sa tindahan. Tapos, yun, magkano yung capital ko. Tapos, magkano po yung retail price ko po. Yung pagbibinta ko kung magkano. So, magkano yun. At saka yung tubo ko din, yung patong. Ito po yung patong ko, for example lang. Ayan. So, yeah. Meron po akong 3.07 sa isang pirasong pulgit. Yun po yung tubo ko. Tapos, pag nabinta ko po siya lahat, for example, itong pulgit na to, pag nabinta ko itong 6 na piraso, magkakaroon ako ng 72 sa total gross. Tapos, yung total net ko, yung malinis na, yung bawas na yung kapital, meron po ang tubo na 18.42. Ayan. Meron po yung meron po siya. So, dito po sa yung kabuuan po na meron po akong total kapital na 8,517.4. Ito po yan. Yan total kapital ko. Tapos, ito yung ginawa ko lang sample, pero ito na din po yung yung tawag na pinaka inventory na format. So, yan. Ito po yung total gross by 5,505.29.6. Ito po yung dito. So, ito po dito ito po sa kabilang side po ng form, ito dito, ito po yung bali dito po nare-record yung dyan ko po nare-record yung mga, for example, kung gagawin ko siyang daily basis po na pag-re-record dito, yan, dito po siya ginagawa. For example, ngayong araw na to, dito tayo, yan, dito sa Quichao, sa Canton. For example po, sa ngayong araw na to, nakabinta po ako ng isa. So, bali, magiging 7 po ito. 7, madadagdagan po siya ng isa. Ito po yung ibig sabihin po ito, ano po siya, yung quantity, kung ilan po yung quantity na nabili ko po sa yung pinamalindi ko po. Ito po yung dito. Ayan, dito. Ginawa ko lang shortcut dito ng PQTY. So, ito po yun. So, bali, ang nangyari po, ito po dito sa AQTY sa available quantity, nagiging isa na lang po siya. So, nagiging isa na lang po yung available ko kung, ayan, nabintahan ako ng isa ngayon, for example lang. Or kung dalawa yung nabinta sa akin, magiging 8 po siya. So, magiging 0 po yun. Wala na po ang stock. So, kailangan ng malingki ulit. Malingki natin siya dito sa 6. Example lang po yan. Tapos dito po sa retail price, yan.
po yung retail price, pareho lang po yan sila dito. Ayan. Tapos itong revenue, pareho lang din po dito sa revenue. Dito sa total, pareho lang din po yan sa total. Pareho lang po yan dito. Pero ang pinagkaiba lang nito di, ano po dito, may kaunting kaibahan nga pala kasi meron po siyang computation dito. Ito yung computation na yan. So, kung hindi ko pa siya mabinta lahat, meron lang po ako 60 kung, for example, 6 pa lang yung mabinta ko. Pero yung pinaka-capital ko talaga dito ay, yan, 60. Ibig sabihin mo nito, itong 60 na to, bawi ko na yung capital ko. So, kung nabinta ko pa yung dalawa, for example, 8, yan, meron po ako dito malinis na 20. Yan po yung bibita eh. 20 sa models. Konti-unti lang. Kasi umpisa muna tayo sa maliit. Yan. Ganyan lang po yung ano ko. Tapos po dito, for example, negative po yan kasi hindi pa yan. Negative po dyan kasi hindi pa naubos yung ano eh. Hindi pa naubos yung item. For example, kung naubos yan, higing equal yung quantity nitong sales at saka yung sa purchase quantity magiging 0 po dito at saka magiging positive. It means po, may kita po ako dito. Yan, kita na po yan. Malinis na po yan. Yan. Ito po yung malinis na. Ang bali, ang kapilar mo po dito. Yan, hindi ko makikita ito. Ito mga kapital na bawat item. Ito po yan. Sila lahat. Baba. Tapos po dito sa baba, yan, ito po yung pinaka-challenging. Yan, for example, ito yung capital ko. Ito po yung dito. Yan, ito. So, ito po yung capital ko. Yan, ito yung capital ko. Tapos, ito yung gross ko. Dito, ito, ito. So, bali, hindi ko pa na-hit yung 8,517. So, negative pa po siya dito sa revenue. Ibig sabihin, wala pa po akong kita. Kung ma-reach ko na po itong 8,517 or lumampas doon, ito po dito magiging profit po yan. Hindi po siya loss. So, papakita po sa inyo paano yan. Kung naibinta ko yan lahat, so, magiging itong, magbabago po ito dito. Magiging ano po siya, magiging profit. Ibig sabihin po, tubo po tayo. Kung maano natin, maubos ito lahat, maubos natin yung lahat na itong sa sales, dapat mabinda natin siya lahat para magkaroon tayo ng tubo. So, ayan, pakita ko lang sa inyo ang mabilisan. Sana ay makatulong din po sa inyo. Or, baka meron din po kayong ibang paraan. Inventory na mga paninda kasi sa akin po sarili sika po din po siya kasi para makita ko rin yung capital ko kung lumalago ba siya. So nga pala ganun din po yung ano yung tawag din po yung hindi rin po talaga may iwasan yung merong utang. Ito yung ano lang to yung parang pinaka-actual na tahan. Hindi ko na sinabi dito yung utang. Kasi masakit sa dibdib. Meron natin siya para magiging for example lang to, sample lang to siya. So, sakaling magkakaroon din kayo ng dagdag idea or additional kayo na maaari nyo ilagdag dito. Sa akin ay ano lang to pang personal. Hindi din siyang ano, kung gusto nyo ng ganitong pamamaraan, wala akong problema yan. Tayo-tayo po ay magtutulungan. Tayo-tayo lang po dito ay
ang magtutulungan. Madami din po ang natutunan dito sa loob na to. Madami po ang mga diskarte, tamang paraan. So, maraming salamat po sa inyong mga shares. Ayan. So, makikita natin mamaya yung ano niya. I-equal lang natin siya para makita natin. Maaari nyo itong gawin daily or di kaya every mag-inventory kayo kung kailan kayo ulit mamamalingke para hindi masyadong hassle. Hindi masyadong maraming trabaho. Kasi matrabaho talaga siya pag araw-arawin mo. Tsaka kung kakunti pa lang naman yung mga palindan nyo, makikita nyo naman kung alin yung kulang, kung kailan yung available sa mga item ninyo. Kagaya po sa akin, napapansin ko po ang kung ilan po yung nabibinta ko. Tsaka yan, ilan lang yung natitira. Ayan. So medyo madami-dami din po itong item ko. Kakunti lang po yung kinuha ko ang item kasi nag-uumpisa pa lang po eh. Bale, siguro mga 2 months, 2 months na po ako na nag-i-start nito. Yung paninda ko. Pero itong inventory po, ano ba siya yung bago-bago pa lang din po. Hindi ko ba talaga na ano siya. Parang pinag-aaralan ko lang din. Explore lang. Ito, yan, sige. Ito yung natin for. So, yan. Negative pa rin siya kasi hindi nga naubos lahat. So, ito po yun ang sinasabi ko. Yan. Nagiging profit na po. Mayroon na po tayong, yan. Ibig sabihin po, nakuha na natin yung ating, yung capital natin. Tapos, meron po tayong, yan, ito na yung malinis na yung revenue natin. Yung revenue ko po, yan. 2,103.22. So, yun. Yun yung magiging balik sa akin kung maibinta ko lahat yung mga panindo ko. So, sana po ay meron kayong natutunan or baka meron din po kayong ma-share or may dagdag dito. Yan, ito dito pwede nyo po siyang gawing pwedeng daily or weekly kasi mas mahirap nga pag araw-araw. Pwede nyo din siyang gawing monthly, gano'n. O di kaya naman kung kailan kayo mamimili ng bago nyong paninda. So gano'n ang gagawin nyo. So for example, additional lang po. For example, kung sakali ito, katulad nitong yan, senyorita na sardinas. So nabinta nyo na po lahat. Nabinta nyo na po lahat. Yan. Zero na siya. Kung gusto nyo, for example, bibili ulit ng additional lang bago. So pwede natin dito siyang idagdag. For example, papalitan nyo ng 7 ulit. So, bali magiging 14 siya. Ayan. So, may magiging ano pa dito. May magiging, ayan, may 7 pang balance ulit. Ayan. So, ibaloy ko lang 7. Kapag kung sakali po na ano, halimbawa, mas maganda po kung bumamalingki kayo tapos may mga additional kayo na ano. So, ang gawin nyo na lang, gagawa na lang kayo ng panibagong kopya nito. Yung i-duplicate nyo siya katulad nito. I-duplicate nyo na lang siya. So, ito yung una, tapos ito yung pangalawa. Pwede nyo lagyan ng date. Kung, for example, ngayong date, tapos ito para bukas na date. So, bali ang mangyayari po, pwede nyo siyang yung kabuuan report nito. Pwede nyo siyang i-review sa
sa loob ng isang buwan, for example, dito makatrain sa 30 days yun, mga 30 na din po ulit, 30 page yung i-review nyo. Kasi for example dito, ito yung una talaga. So ibig sabihin, pag magdagdag kayo ng mga paninda, so kailangan nyo ng panibagong copy para yung original hindi magagalaw. Ito yung original, hindi siya magagalaw. Kasi kung saan din kayo magdagdag, wala kayong ano, hindi nyo makikita yung previous na record ninyo, yung previous ninyo na pinamili, kasi mapapatungan siya. So gawin nyo, gawa kayo ng panibagong katulad nito, rename nyo na lang, lagyan nyo ng pangalan dyan. So for example, itong Quit Chow, yan. Nabili mo na lahat siya. So syempre kinabukasan, na bili ka ng bago, additional ka dito ng 8. So magiging ano na siya, magiging, yan, for example ganyan, magiging 16 siya. May dinagdag ka. So may 8 ka pa ulit dito na available. Ito yung panibagong mga available. So bali kung nabintahan ka ulit ng 2, so additional na lang ng 2, so magiging 10 na siya. So ganun ang ano niya, ganun yung para sa akin yung ano, yung galawan niya. So for example, kung magiging 16, yan, may tubo kayo na 40. Yan, ganyan lang po. Yan, may nakatulong po sa inyo. Kung, yan, kung sino pong may gusto ng files, yan, available po ito siya. Mga problema, pwede po natin siyang ibahagi. Thank you po. And God bless sa ating lahat.